going to the grocery. Mag-grocery lang kami ng konti. I-check mo na yung expiry date para sa buy one, get one free. Kahit ano yatang bililin, mataas na. Dapat kasi next time sasama kayo para makakakuha rin kayo ng snacks. Akala ko 200 pesos lang to. 400 pala to, nagkamali ako. Butter chicken para sa... Para saan nga to? Alas 5 na ng umaga and ginigising na lang yung mga bata para mag-ready na kasi alis na kami. Do yung mga gamit naman, naka-prepare na kagabi pa. Galing kami kina ate kagabi. Tapos dito ko diniretso yung work ko kasi medyo marami akong meetings kanina. Tapos, ayun. Wala nang tulog-tulog. Go na tayo sa training nila. Mamaya na lang ako matutulog after nung training. Kasi umaga lang naman yung training nila. So, after nung training, kain lang kami. Tapos, matutulog na ako. And then, pagkagising ko, mag-grocery tayo, guys. Sa SM Novaliches naman ulit. Ayoko nang lumayo kasi para hindi nakakapagod. Kasi Friday, syempre may pasok pa ako mamaya. Tapos, may training pa sila ng weekend. So, itry kong gumala ng weekend kasama sila din. Siyempre, kasama rin kayo doon, no? So, ayun na nga, guys. Hinihintay ko na lang yung mga bata na sumakay. Saan ba sila? Wala pa rin. Pero, hayaan ko na silang mag-double-double check lahat ng mga gamit nila. Ganyan. Kasi yung iba naman na load ko na dito sa sasakyan. So, sila na lang yung kulang. Mga inaantok pa kasi. Ayan, nandyan na. Sino yan? Si Kali ang nauna. Ayan na sila. Para makaalis na kami. Maliwanag na. Ngayong mga panahon na to, no, maagang magliwanag. Kahit medyo maaga pa. May mga times kasi na kahit alas 6 or alas 7 na, medyo madilim pa. Pero ngayon, maliwanag na siya. So, ayun, hindi na kahirapan mag-drive. Pag gabi kasi, ang hirap mag-drive sa bandit. So, wait na lang. Asa na yung iba? Dito na kami sa may area kung saan magti-training sila. Pero nakatulog ako, wala taba. Natulog muna ako kasi sobrang antok na talaga ako. So, ang kasama ko lang dito ay si Vientot. Vientot! Ah, wala sa bun! Ayaw magpakuha ni Vien. Pero ayun, buti naka-idlip-idlip na ako ng konti. Siguro mga isang oras din yata ako nakatulog dito sa sasakyan. Ang sarap. Ang sarap matulog. So ayun, pupunta na kami ni Vien sa training nila. Panonoorin lang namin. Tapos mamaya na tayo ulit magkita kapag nasa condo na. Ulan pa rin, guys. Ay, dito na tayo dumaan para hindi tayo masyado mabasa. Medyo mahina na nga yung ulan. Kanina sobrang lakas nung pauwi kami. Sobrang lakas tapos sobrang traffic. Ayan. Ingat pag naglalakad pag maulan kasi madulas. Ganda ng mga halaman. Going to the grocery. Mag-grocery lang kami ng konti. Yung bibilhin namin. Bibilhin ba sabi ko? Yung kakainin namin for the weekend na nandito kami sa condo. So, kasama ko lang yung dalawa. May dala kaming eco bag. Use our eco bag. Yan. Para hindi kami mahirapan mag-bit-bit. So, ayun. Diyan lang kayo. Sama kayo sa amin. Ulan, ulan, ulan. Mag-ingat kayo pag maglalakad kayo ng basaang sahig kasi madulas. Ayan. Nakakita ako ng paborito kong puto seco. Ayan. Masarap to kasi tinutunaw sa bibig. 90s feels. Lagay natin. Ayan. Pinapakuha ko lang sila ng snacks for the weekend.
para hindi kami masyadong maraming bitbit kapag umuwi. Okay, go, go. What else? Check muna yung expiry date para sa buy one, get one free. Anong expiry date? 2022, oh. Sabagay, maubos nyo rin naman yan. Gusto nyo ba? Gusto ko talaga ng samgyupsal. Ang mura lang nito, oh. 260 lang. Isang kilo na siya na beef. Ayan. Bilhin kaya natin. Kaso wala pa tong sauce. Wala pa siyang flavoring. Oo. Oh. Bilhin na natin to. Okay. Sige po. Let's buy that. Ayan, ang mga assistant kong sobrang sisipag. Hot and spicy. Or... hot and spicy pa din? Hot and spicy. Vegetable dump. Si Venice, baka may... kimchi dumpling, the product of Korea. Siyempre may fish cake. We want this fish cake too. Ah, daming fish cake. Ano? Anong gusto? Ito na lang. I want more. No, I want low. Ito na lang kasi baka hindi nila magustuhan yung maanghang. Oh, ano po? Nagustuhan ni Vien itong banana bar. So, bili tayo ulit nito. Ayan. Gusto niya to. Masarap naman siya kasi may bits siya ng chocolate. Okay, try natin yung tong Puwa Puwa. Marami siyang flavors. Tapos, naka-price off ng 2 pesos. Yeah. There. Nandito na kami sa condo, guys. And magluto muna ako ng dinner namin before ko i-hold. Mahagard na. Nagpalit na ako ng damit kasi nga nabasa kami ng ulan. So, magluto muna ako ng dinner. Ang dinner lang naman namin is yung pesto pasta. Mabilis lang siya. Kung dati ka pa nanonood sa vlog ko, ilang beses ko nang shinare yung recipe nito. And then, after nito, mag-haul na tayo nung pinamili ko. Actually, medyo marami yung pinamili ko. Pantida pa nun, naglista pa ako ng mga bibilhin. Sabi nga nila, hindi talaga okay na mamili kapag ka gutom ka kasi medyo marami ka nakukuha. Sobrang gutom ako kanina, kaya ang dami kong nakuhang mga hindi naman kasama sa listahan. Totoo yan. Ha? Yes, totoo yun. Usually yung ginagamit ko, guys. Alam ko, ilang beses ko lang na-share sa inyo to. Ayan. Ay,
pasta dito sa pesto sauce, red pesto sauce, and then pwede na silang kumain. Ayan guys, naihalo ko na yung pasta. Okay na po guys, ganito lang po kabilis kasi kaya confident ako na kahit gutom na gutom na kami, eh mabilis namin itong ayuno ko. Ayan, tingnan nyo. Call ko na yung mga nag-grocery namin. Hi, Jen! Say hi! Say hi! Hindi ka nila kita. Ayan. So, call ko na yung mga pinamili namin. Tatlong bag to. Tapos, yun nga, every time na nag-grocery naman ako, I make sure na meron akong dalang mga eco bag kasi medyo mahirap sa QC dahil yun nga, hindi sila gumagamit ng plastic bags. Tapos, kapag ipapabox, okay naman siyang ipabox, kaya lang, pipila ka pa, tapos, doble ayos. So, mas okay na yun, mas convenient na, na laging merong baong eco bag. So, yun lang naman yung isang tip na mabibigay ko sa inyo kapag nag-grocery kayo. So, ayan. Bumili ako ng Bounty Fresh na egg. So, itong mga pinamili ko, iba rito magagamit namin for the weekend na nandito kami sa condo for cleaning. And then, yung matitira, carry over na yun sa bahay. Pasokan na sa Monday, so kailangan may maiwan rin akong mga breakfast foods para sa mga bata. So, hindi pa naman sila face-to-face. Alam ko merong mga schools na face-to-face, pero sa amin kasi, hindi pa siya. Pero, medyo maaga yung video class nila. So, ayun. Si Vian nga pala, na-enroll ko na, hindi ko yata nakwento. So, si Vian medyo maaga yung video class. Dapat kanina pupunta ng National Bookstore, kaya lang hindi na kami nakadaan. Dahil medyo marami nga yung pinamili. So, bukas na lang. Dadaan na lang ako bukas. So, yan. Eggs. Kaya nakapahawak yung eggs. And then, try kong ilagay yung price, guys, ha. Pero alam kong alam niyo naman na nagtaas na yung mga presyo. So, very significant yung pagtaas ng presyo. Hindi lang siguro sa atin, all over talaga. So, ayan. Kahit ano yatang bililin, mataas na. Bumili ako ng pansit, excellent na pansit. So, hindi ko alam kung magkakasya to sa kaldero namin dito. Ayan. Kasi bukas, pansit ang lulutuin ko for lunch and dinner. So, ganun na lang yung gagawin ko. Isahang putahin na lang for lunch and dinner dito para hindi na yung magluluto ng madalas nagluluto. Yun. Yun nga, dahil na nag-grocery kami ng medyo gutom, napapatakam sa mga bilihin doon. Nag-crave ako sa noodles. So, bumili ako ng bulgogi ramen. Nasa mga international section to, guys. Bulgogi ramen. Tapos si Arya, kumuha ng cheese ramen. So, kayong mga hindi sumama, nandito yung mga bata. Kayong mga hindi nagsisama, kumakain sila. Hindi kayo nakapili. Hindi sila nakapili. So, ang mga nakapili ng mga gusto nila, yung mga kasama ko lang kanina. Diba? So, ayan. Cheese ramen. Bahala na silang magluto dito pag nagutom sila. And then, dalawang bulgogi pala yung nabili ko. I-arrange na natin dito para hindi na ako mahihirapan mag-dip-dip-dip. And, bikat. Ayan. Tapos, cheesy, mga chichirya, konting chichirya. Piniyagan ko silang mag-chichirya, pero bawal. Bawal talaga sila pag nag-training. Hindi naman malalaman. And then, tatlong bulgogi pala yun. Tatlong binili ko. Isa lang na bread pan, yung minuha niyo. Lima, baka nakahiwalay. So, may bread pan sila. Ito laging namin binibili yan. And then, ito baka mabasa. Gagawa ako ng dessert nila. Nata di Coco with red mongo beans. Hindi pa ako nakatry nito, pero tingnan natin. Baka naman okay. Lahat naman yata nang nilalagyan ng cream, masarap. So, ayan, cream densada. Pili ko first time kong gagamitin to eh. So, ang ihahalo ko tong mga to. Tingnan natin kung masarap. Gagawin ko na siya later. Magpapahinga lang. Tapos, Milo, hinahalo namin ito sa Pediasure nila para naman, alam mo yun, hindi masyadong magastos. So, yung liquid seasoning, gagamitin ko lang to sa tofu sisig. And then,
fish sauce kung may gusto ng extra pampalasa sa kanila. Kasi bukas magluluto naman ako ng lugaw for breakfast. Tapos, yung gochujang. Anong pronunciation ba nito? Tama ba? Gochujang? Gochujang? Ano? Gochujang. Gochujang. O yun, basta yun. Malaki na yung binili ko kasi pag mas malaki, mas mura siya. Yun nga, kasi nag-crave ako ng samgyup. Tapos may naligaw lang dito, WD-40. Kasi yung washing machine namin sa bahay, nagkakalawang na. Kaya sabi nila, okay daw yan para sa kalawang. Kaya bumili ako nyo. And then, pang bottle brush lang, pang hugas sa mga bottles dito. And syempre, Nutri-Boost. Do you want this? Anong gusto mo? Rice. Rice and fish. Okay. Nagugutom na si Vien. Gusto ng rice and fish. So, bilisan natin to. Nutri-Boost. Yung Minute Maid. So, itong mga ito ilalagay na natin sa ref later. Yung banana bread. Banana bar ng Monde. Naging favorite ni Vien to. Aside dun sa Mamon, isa yun sa mga paborito niya. Tapos, yung napisa-pisang bread. Balit lang binili namin kasi medyo marami na kaming pagkain dito. Baka hindi siya maubos. And yung ring di masarap to guys. Ring di snacks. More on snacks din. Ayan. Tapos yung bread pan nila. And then bumili lang ako ng Pija Sure ni Vien. Ang binili ko, itong ready to drink na lang siya. Pero mamaya ko na ibibigay. Papalamigin ko na lang muna. Pang midnight snack niya. Ayan. Pija Sure. Pero ngayong mag-school na siya, sabi ko sa kanya, mag-stop na siya mag-dede. Kasi nga, ayun, nakakatamad maghugas ng goti. Hindi, joke. Pero yun, dapat talaga mag-stop na siya mag-dede. Mag-learn na siya mag-drink ng gata sa baso. So, ayun. And then, puto seco. Sino nakatikim na ng puto seco? Sino batang 90s? Ayan, puto seco. Tapos, more na favorite nila yan na ano, bread pan. And then, nakasale yung puwa-puwa na bread. So, syempre, ayan na nga. Puwa-puwa. Kay Aria to. Ayan. Dapat kasi next time sasama kayo para makakakuha rin kayo ng snacks. Pero binila naman namin sila. Ayan. Bread pan. Ang daming bread pan. Tapos, bumili ako ng tapioca starch or yung cassava starch. Kasi, ano to, ibibread ko sa tofu instead na cornstarch. Ito na lang. Kasi mas crispy yan. Promise. Pang snack-snack nila. Di naman to madalas kasi hindi din naman siya okay. Pero, nice to have. Ayun. And then, bumili lang ako ng sparkling soda water. Kasi baka maingit ako. Ayoko munang mag-soft drinks ngayon. And then, isang ba't nga ba isang San Miguel Light lang yung binili ko? Para kay daddy to. Kasi bawal sa kanya. Pero, pagbigyan natin, isa lang. Yan. Tapos, ito, naging paborito ni Enzo to. Biscoff na Biscoff. May laman siyang cream. Alam niyo yung mga, ano ba yun? Cookie, yung cookie butter. Yun. Ganang lasa yung ano niya. Yung palaman niya. And then, tomato sauce ng Hans. Ito for the tofu sisig. Maliit lang. 25 pesos lang yung mayonnaise na yun. And then, Swiss Miss para dun sa dalawang girls. Tapos, kasubha para sa lugaw tomorrow. Ito rin para sa lugaw. And then, more gulay na lang to guys. Bumili ako ng cabbage para sa pansit. And then, yung pepper, green pepper. Tapos, more garlic at saka yung carrots. Yung carrots, 107 pesos per kilo ito. Bonus siya. And then, ito naman, Dizon Farms. Nasa 150 pesos per kilo yung garlic. Sabi ni Ori, gusto daw niya gawa ng sweet and sour chicken. Parang yung ginagawa ko sweet and sour fish. Yeah. Okay. Very, very unique. Very unique. Okay. Wait lang. Nandito na tayo sa mga frozen at magwawala atin eh. Ito na. Nanghihingi na si Ben ng ano, rice and fish. Nanghihingi na si Ben ng rice and fish. So, ito, bumili ako ng tilapia.
Tapos, eto mga frozen na to guys, dala ng pagkagutom. Akala ko 200 pesos lang to, 400 pala to, nagkamali ako. 400 pesos yung 900 grams na Calbee. Wala pa tong seasoning, kaya bumili ako ng gochujang ba yun, gochujang, basta yun. Yun na lang yung ipag-edit ko. Feeling Korean tayo ngayon. And then, Korean dumpling, yung mandu. Ito yung lagi kong binibili. Madalas ginagawa namin dito, fina-fry, pero itatry ko na i-steam lang siya. Or, yung parang sa frying pan, pero may konting water. Not necessarily naka-steam. Try natin dito. And then, fish tofu. Ay, the best. Favorite ko talaga tong fish tofu na to. Tapos, nagsabi na ba ako ng breakfast nila bukas? Anong sabi kong breakfast niyo bukas? Lugaw. Lugaw. Ito for Sunday. Nuggets for Sunday na breakfast niyo. And then, what else? Chicken para sa lugaw tomorrow. And then, another chicken para saan nga to? Hindi ko na matandaan. Ah, pansit. Hindi, mali. Mali, iko-correct ko. Itong chicken breast para sa pansit to, pakuluan ko para yung sabaw, yun na lang din yung pangsabaw dun sa pansit. Tapos, ito namang chicken thigh fillet para sa lugaw to. Para mas madali na siyang lutuin, hihiwain ko na lang tapos igigisa. Medyo masarap kasi pagka inisa siya. What else? Ano pa? Giniling. Bumili ako ng giniling kasi lunch and dinner bukas or sa... Basta, ditong weekend na to, giniling. Ginisang giniling with mixed veggies, potatoes, and egg. Medyo maraming binili ko kasi 2 meal na to. Ano pa? Ano pa? Ito pa ang exciting part. Korean fish cake. Hindi ko alam kung Korean to, pero fish cake siya. Frozen pre-fried fish cake. Gusto kong gumawa ng side dish na ganito. Kasi diba pagka nagsasambyup kami, tapos pumunta kami sa Korean store, lagi kang bumibili ng side dish na fish cake. So, medyo mahal yun. So, tingnan natin kung makakagawa tayo. Tapos, para sa pansit, kikiam balls. And squid balls. Ayan. Tapos, yung bonus na mixed veggies para to sa giniling. So, ayun lang. Yun na yun, guys. Mag-liquid na ako. And magluluto naman ako ng pagkain ko kasi gutom na talaga ako. Nabusog na lang ako sa tubig kanina. Sobrang gutom. Magluluto ako ng yung Calbee na beef. Tapos, isasawsaw ko dun sa gochujang. Tapos, ano pa ba? Ano masarap kainin? Yung fish tofu siguro. Tsaka yung noodles. Yun na lang yung kakainin kong dinner. Habang nag-work. May work pa ako mamaya. Kukuyatan talaga. Yan. Pero i-organize na natin to para bukas madali ng damput-damputin. Nandito pa kasi yung mga bata kaya medyo makalat pa. Ayan. Nakita nyo kung gano'ng kakalat. Ayan. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Pero okay lang. Bien, gutom ka na? Bien. Yes. Yes po? Yes. Yes po? Yes. Bakit nag-gadget ka? Kuya Enzo said so. Aba ha. Tapos ayan, dalawa kumakain. Medyo masikip kasi dito sa condo. Kaya ganyan. Mabilis kumalat pero mabilis din naman maglinis. Kaya carry lang. Kararating lang namin kayo yung mga gamit tambak-tambak. Pero mamaya liligpitin natin yan. Ayan, ganito kakalat dito. Paano natin pagkakasyahin yung mga yan dito? At saka dito. At saka doon. Good luck. And guys, dito lang ako ng beef. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Calbee. Tapos, i-grill ko lang siya. Tapos, pepper lang yung nilagay ko siya. Nilagyan. Pepper lang yung nilagay ko. And then, later, isasawsaw ko na lang siya dun sa kulinso. Naman yan.
Lakers ko. Pinapatis pa ko lang. Mas gusto ko kasi yung tostado. Thank you so much sa pagsama sa amin and see you sa susunod na vlog. Bye!